Bye, si ipakilala mo na, JC, ang ating bisita ngayong umaga. Yes, kasama na po natin ngayon ang ating executive coach na maganda ang ating tatalakayin ngayon. Ano? Isa po siyang nag-serve siya sa government at the Office of the President of the Philippines National Youth Commission as Commissioner Executive Director COO at ng Senator sa Senate of the Philippines Chief of Staff at the Philippine Sports Commission, PhilHealth and Department of Health at isa pong magaling na executive coach si Miss Badilla. At kapamilya natin sa Inquirer Academy si Mr. Dino Badilla. Coach Dino, good morning. Good morning. Magandang umaga po niyo lahat. Yes, kumusta na pa ang Dino Badilla sa umagang ito? Mukhang busy-busy ka rin, ano? Nagkakasunod-sunod lang yung mga kailangan gawin. Marami tayong mga kapatid na mga kaibigan, kababayan na kailangan ng tulong sa kanilang trabaho, sa kanilang pang-araw-araw na buhay, lalo na yung mga work from home. Oo. So yung inyong mga klase sa Inquirer Academy, lahat sa pamamagitan na ng video conferencing. Wala nang, yes. Hindi ka na nagla-live doon. Right now, online lahat ng mga trainings, ako bilang corporate trainer ng Inquirer Academy, yun ang challenge dahil napakalaki ng adjustment dahil sanay na sanay tayo, Sue and John, face-to-face. Na live. Kitang-kita mo yung mga pores na mga kausap mo. Ngayon eh, talagang virtual lahat. Ano, malaking challenge yan? Sa inyo na mga instructors, mga trainers? Yes, kasi malaking bagay na nakikita mo talaga kung natututo, napipick up, at syempre kukuha ka rin ng cues ng mga unwritten signals, you know, unspoken signals kapag nagbibigay ka ng training, nagko-coach ka ng mga executives. Pero sa virtual setup, napakahirap, napaka-challenging. So, talagang ano to, bagong-bago to sa atin lahat. Mm-hmm. So, nagsimula yan nung mag-lockdown. Kaagad naman, yes. Shift kaagad kayo sa online. Yes. Pero ang advantage lang naman doon, Coach Dino, at least sanay naman tayo sa mga gadget at sa mga online thing, hindi ba? Hindi na rin bago sa atin yon. Totoo. At ito yung platform na talagang komportable rin yung ating mga executives dahil syempre parang level up, parang growing to the next level, at yung mga tao naman ay mabilis naman nag-pick up, at lahat tayo kailangan mag-adjust sa bagong normal na to. Yan. At JC, ano yung gusto mong ipatalakay kay Coach Dino this morning? Yan. Ang pag-uusapan natin ni Susan ay yung lima ng mga winning steps to push forward sa panahon na ito ng pandemya. Ano nga po? Winning steps talaga, ha? Mm-hmm. Oo nga, Coach Dino. Kasi ang ibig sabihin mo, Coach Dino, huwag ihinto. Huwag yung nakatunga nga na lang tayo. Meron pa na tayong dapat gawin. Marami tayong magagawa. Una sa lahat, kailangan talaga natin tanggapin. Kadalasan, marami sa atin denial talaga. Uh-huh. Ayaw tanggapin. Talagang nire-resist natin yung ganitong mga pagbabago. In fact, maraming mga government offices, government agencies na ako ay nagtrabaho, yung IT department nila ay talagang kahit nandyan sila, hindi ganun ka-progressive yung kanilang pag-adapt into the industrial revolution na tinatawag. Nasa third stage tayo ngayon, pero marami pa rin offices, marami pa rin government agencies na hindi pa nakakasabay talaga. Pero sa atin, ng mga simpleng tao, mga manggagawa, mga workers natin, kung anong ipakita ng management, yun naman yung susundan natin. At tayo, bilang mga nagtatrabaho, kailangan natin tanggapin at talagang mag-adapt tayo sa bagong normal na to. Gawin yung pwede natin gawin, mabilis na maaaral natin yung mga gadget, mga technology na to para makasabay tayo sa lahat. Mm-hmm. Ano bang ramdam mo, Coach Dino? Kumusta ba
ang behavior ngayon ng tao, hindi lang ang Pilipino, kundi sabihan natin sa buong daigdig. Yung mga nakikita ko sa na kakausap ko sa experience ko sa mga tao, nakakahalubilo ko, lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, ano sila, merong anxiety, merong agam-agam na kailan ba ito matatapos? Ganito na ba talaga? Ano ba talaga yung aasahan ko bukas? Kasi napakatindi ng uncertainty, napakatindi nung agam-agam na kailan, ano mangyayari sa darating ng mga buwan? And di, kasi yung walang sagot eh, yung kailan ito matatapos, di po ba? Yun yung napakalaking tanong na kahit ang gobyerno makakapag-assure, makakapagsabi na, oh, meron na tayong vaccine, oh, next month, baka pwede na tayong magkita-kita, pero nandun pa rin yung malaking tanong, kailan ito matatapos? Mm-hmm. At palibasa, wala pang sagot sa kailan ito matatapos. Ano yung pwedeng gawin nila? Wait and see? Yun yung we go to the next step that we can do. We have to do something about it. Kailangan tayong mag-adjust. Kailangan tayong mag-conquer natin yung challenges natin pagdating sa work from home. Yung mga pagkakataon na wala tayong kinikita, mag-isip tayo ng paraan, gawa tayo ng paraan, kausapin natin yung mga kaibigan natin na mayroong mga ganong opportunities at talagang gawa tayo ng paraan to really conquer this challenge that we are facing now. Pero ano mo, Coach Dino? Isa lang, Daisy. Maraming mga walang hanap buhay naman, ibig sabihin yung kung ano-ano lang yung trabaho nila before the pandemic. Pagkatapos, natuto sila na gawa sila ng kung ano-ano mga produkto nila, online selling, etc. Mas malaki ang pera daw nila ngayon kaysa nung wala pa ang pandemic. Totoo yun. Alam naman natin na lahat tayo may galing, may skills na hindi lang talaga natin na ilalabas o na-develop o na tawag doon pinapalago, na kung iisipin, lahat yan merong value, merong halaga, merong currency na tinatawag. Sa mga tao na kliyente ko na I coach, I ask them, kung gagawa ka ba ng isang video, kung gagawa ka ng isang commercial na 60 seconds, magkanong value doon para sa'yo? Kung ilalagay mo ng currency, ng presyo, yung pagod at galing na nilagay mo doon, anong presyo ilalagay mo? Nagugulat ako na dahil kahit sila mismo, lumiliwanag yung mukha nila, naging maaliwalas, na narealize nila, malaki yung value, malaki yung skill ko, mataas ang value ko sa sarili ko. Kaya, with this pandemic, with this problem that we are facing, people are also realizing, merong pagkakataon. DC. Mm-hmm. Coach Dino, nabanggit po ninyo yung conquering na yung mga challenges na ito habang nasa work from home tayo. Mas madali po ba na makonquer yan na alone bilang tayo lang o yung humingi tayo ng question, magtanong tayo sa ibang mga tao, sa paligid natin? Mahalaga na itong mga panahon na to, makipagtulungan ang ating mga kababayan doon sa mga tao na mayroong karanasan para umasenso. We have to work together with people na pinagdaanan na yan, naging successful na sila. They have to find those people kasi nandyan din naman sila. And these people have stories. Meron silang karanasan na pwede nilang ipasa, na gusto nilang ipasa. Naghahanap din sila ng mga taong tatanggapin yung katotohanan, yung sitwasyon na kailangan ko ng tulong. Because so many people are out there, they all want to help. Kaya lang, marami sa atin nahihiya. Baka sabihin nila, hindi ako magaling or kung ano man yung pag-aalinlangan. Mahalaga mga ganyan talaga. Yung duda sa sarili palagi o walang tiwala, walang bilib sa sarili. Yun ang una nilang kailangan i-conquer. Pag nakipagtrabaho sila, nakipagtulungan sila sa ibang tao na buo yung kumpiyansa, buo yung karanasan, merong track record,
magkakatulungan at kayang umasenso. Mm-hmm. So, maganda rin po ano, na makahingi pala tayo ng bagay na yun. Eto, Coach Dino, ang tanong ko naman po para doon sa mga sa value for your sa sarili, binanggit niyo rin po kanina. Paano po kung feeling yung ginawa niya kaya din gawin ng iba? So lagi niyang ina-undervalue yung kanyang gawin. Paano naman niya yun na mako-conquer? Paano niya dapat isipin na may value ako, mataas ang value ko kahit na kaya naman yung gawin ng ibang tao? Importante na maging realistic din tayo kung ano yung value na nilalagay natin. Halimbawa, meron tayong nilutong buko pie, di ba? Kung alam mo naman na talagang masarap, di ba? Kung alam mo naman na talagang pinagpaguran mo yun at yung value nun kaya mong ipasok sa ganitong presyo, kailangan ka maging totoo doon sa value na pinipeg mo yung sarili mo. At dahil pag nilabas mo yung produkto mo, nilabas mo yung masarap mong buko pie at nagustuhan ng tao, they will connect. They will see na itong buko pie na to, may kwento to. Itong buko pie na to talagang pinagpaguran at talagang masarap to. At ma-affirm mo sa sarili mo na, oo nga, ito yung value ng aking produkto. So, mahalaga na maging realistic din tayo. Dahil syempre, kukumpara mo yun sa mga competitors mo, di ba, yung mga ibang masasarap na buko pie sa labas. So, makikita mo, nasaan ako dito, nasaan ako sa market. Gusto ko bang kunin yung ganitong klaseng niche na itong mga hindi mahilig sa buko pie ay makuha ko? So, you will also create your segment or market. In that way, pag naging realistic ka at naging makatotohanan yung pag-peg mo ng value mo sa sarili mo, people will also recognize that. Halimbawa, kung hindi naman mga produkto yung galing niya, yung sarili niya, no, sa pagsasalita niya, yeah, katulad ninyo, coaching, paano ba niya kukwentahin yung value niya? Di ba? Paano sasabihin ba niya na, per-ora ko? Hindi tangible yun, Miss Susan. Oo, hindi diba? Niya nakikita yun. Ang per-ora ko, ganito. Per hour po, ito yung skill ko. Ganun ba yun, Coach Dino? Importante na meron kang standard na pinipeg. Halimbawa, ito yung standard. Pinipeg talaga, ha? Ipipeg mo talaga. Halimbawa, sa standard ng buko pie, ano yung buko pie na pinakamasarap? Okay? Pero sa kabila, sabihin mo, ano yung pinakamagaling na ano ba sabihin? Motivator speaker. Speaker, motivational speaker. Motivational speaker. Kung nasaan ako doon, siyempre, ipipeg ko yung sarili ko o nandito ako. So, siya, ang natatanggap niya sa bawat speaking engagement niya ay sabihin natin, 10,000. Ako, siguro 5,000 ako kasi yung galing ko hanggang dito, malapit na ako doon, pero papunta na ako doon, pero ito yung value ko. So, talagang kailangan mag-realistic ka dahil pag yung tao na napakinggan ka, nakita nila na oo nga, yung value mo nga ganito. Ang inspiration mo, yung push mo, yung paano mo kami na challenge, paano mo kami na inspire, talagang nandito ka. Then, ma-affirm. Kumbaga mayroong magpapatotoo. They will witness na indeed, you are that value that you have pegged yourself. Pero ngayong pandemic at online naman lahat, virtual ika nga, may tawaran naman yon, di po ba? Hindi naman siya pwede sa ito yung rate ko wala naman mo kayong gastos, nandiyan lang kayo sa bahay nyo . may ganyan ba na negosasyon? Nangyayari naman. Kumbaga, lahat naman tayo nagtutulungan. And of course, kapag pinakita mo na diretso ka, maayos yung pagkaka latag mo ng inyong qualification, ng inyong track record, at makita niya na talagang you deserve that kind of value that you have put to yourself, people naman will respond. They will get you, they will talk about you, and kumbaga, endorse ka pa nila, recommend ka pa nila sa mga ibang kliyente na posible. Mm-hmm. JC? Opo. So, Dino, yung mga kliyente natin, di ba, kung sa service niyan, o sa
products na binibigay natin, gaano po ka-importante yung hindi natin sila mapakawalan, hindi natin sila maiwan? Meron tayong kumbaga plano na when we engage clients, ang balak natin na babalik sila, repeat customers kumbaga, na natulungan natin sila ngayon, gugustuhin nila na nandyan pa rin tayo. Nandyan pa rin tayo sa circle nila na anytime they need you, tatawag ulit sila. Sasabihin nila na, uy, masarap yung produkto mo. Next week, order ulit ako. Uy, masarap yung produkto mo. Sinabihin ko yung kapitbahay ko, umorder sa'yo. Tinext ko yung kapamilya ko na kumuha rin sa'yo. So, that kind of repeat customers are a result of good customer service. Natuwa sila na maayos yung pag-deliver mo ng produkto, ng servisyo. And that kind of service goes beyond the product na masarap lang. It has to be how you present it, how you approach them, na magkakaroon sila ng magandang experience. That word experience is a selling point. People have to have experience, a good experience of your product, of your service, because that experience will make them invest more. That kind of emotional investment will make them come back. Oo, yun ang susi nun eh. Para sabihin siya sa iba or iba na ang nagpo-promote sa kanya. Libre pa. Totoo yun. Totoo yun. And people are going back sa mga coffee shops kasi pare-pareho naman yung kape. Pero meron silang experience na naramdaman na okay yung coffee shop na yun, okay yung kape doon. Pero in fact, pagpasok nila doon, malamig, mabango, tapos maganda yung music, tahimik. Diba? The total experience. Something that you will create kapag bumili ka ng online product or nagbigay ka ng online program, service, na sila, ay, grabe, pagdating ko pa lang doon sa training program na yon, pakiramdam ko, welcome na welcome ako. Lahat sila positive. Lahat sila napaka-positive yung attitude nila. At dami kong natutunan, dami pa nilang freebies, o di ba? So the total experience gets them to come back. Babalik at babalik sila. Pero yun yung total experience na happy experience, di ba? Feel good experience. That's true. So when pag sila naman naramdaman nila na naalagaan sila, naasikaso sila, marami silang napulot, marami silang natutunan, they will come back. They will order again. They will purchase again the product. And they will say, sige, kunin ka ulit namin. Please speak to our other groups. Please train our other people, other departments, other franchise. And in that way, you're able to enhance and sustain the customer, the value that you have built. So in everything we do, bigay natin yung best natin palagi. Yes. Best talaga. Dahil lahat ng tao gusto nila talaga ma-experience din yung fulfillment, yung best of what you can offer. Mm-hmm. Anong susunod doon? Sa pananatiling positibo, Coach Dino, na palaging umuusad at hindi hihinto, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Ang susunod doon, kailangan mag-communicate tayo madalas, effectively, mm-hmm. with our business partners, with our team, with our customers. Effectively, ibig sabihin, constantly, maramdaman nila na you're there, nandyan ka, maasahan ka, and alam nila na sa mga panahon na kailangan ka, nandyan ka, nandun ka. So, ito yung panahon na merong isolation, merong distansya, hindi natin nahawakan, nakikita yung bawat isa in person, face-to-face, physically. Pero, pag naririnig natin ang boses, nakikita natin, kahit visually, nakikita natin sa computers natin, sa telepono natin, na nandyan sila, kinakausap tayo by our names. Mm-hmm. Alam natin na merong connection na nangyayari. That connection that has been missing because of the physical distance, the gap, at least madugtungan natin yun.
mapunuan natin yun by communicating effectively. It could be a telephone, it could be a video call, it could be you know, activities that can bond the team together, the workers together with their officers. Pero I'm sure, Coach Dino, yung reklamo ngayon na naririnig natin sa marami na nag-work from home, ano, working from home sila, mas nai-stress anya sila ngayon. Mas maraming trabaho habang nasa bahay. Totoo yun. At dahil lahat ay documented, lahat ay nakikita, kayang-kayang sukatin lahat ang output mo, there's more demand, there's more stress, there's more output, and although sasabihin ng marami na mabuti pa na face-to-face, mabuti pa na physically nandun ako sa opisina, hindi ako masyadong nasa-stress dito, makikita agad eh. Maraming boss gusto nila, marami tayong mga supervisors gusto nila, naka-on yung video, nakikita ka kung paano ka magtrabaho, paano ka mag-deliver, paano ka mag-perform, nakikita. So talagang nababantayan ang bawat isa. At yung output mo, mabibilang. Ilang emails ba yan? Ilang report bang na-submit yan? So talagang stressful. But even then, kaya naman natin mabalanse lahat yan. Okay. Another point? Yung panglima, I already mentioned it actually, kailangan mabalanse natin yung buhay natin ngayon. Balanse. Teka sandali. Mag-focus tayo dyan sa pagkakaroon ng balanseng pamumuhay. Kasi yan bang maraming rason ngayon kung bakit maraming nadi-depress at ang sinasabi nga ay apektado na yung kanilang mental health? Totoo yun. Kapag nagkaroon tayo ng overload ng negativity sa paligid natin, talagang magsisimula na ma-trigger sa atin yung mga bagay na yung mga fears natin, yung mga pagdududa natin sa sarili natin. That can trigger, that can lead to mental, emotional instability. Mm-hmm. At syempre, pag nasa-stress ka, nagkakaroon ka ng mga burst of, mga moments of panic, yung mga trauma mo, nagbabalikan, yung mga boses na dati, naririnig mo lang, ngayon lumalakas yung boses na yun. So, mahalaga na mabalansi mo yung buhay. Mabalansi mo yung buhay mo, yung araw mo, magkaroon ka ng routine, magkaroon ka ng habit, mag-set ka ng good habits every day para hindi ka ma-stuck doon sa isang fear, ma-stuck sa isang panic area, panic mode. At talagang malatag mo lahat ng pwede mong gawin, maging productive ka, and the balance will help you be productive. JC, naputol ka kanina. Oo, yes, ma'am, minsan di ko tuloy narinig yung sinasabi ni Sir Dino. Sige, wala na akong additional question, ma'am, ni Susan. I-review mo na lang mamaya yung recorded video ni Coach Dino Badilla. Okay, Coach, to recap, and syempre, ano yung gusto mong iwanan sa ating mga kababayan na palaging maging positibo sa kabila nga ng negatibo nating sitwasyon ngayon? Mahalaga na sa mga panahon na to, isipin natin na itong pandemya na to, itong lockdown na to, lilipas. Bagyo na Shoni, na Tonyo, na Rolly, dadaan lang to, lilipas lang to. Pero ang hindi lilipas, yung galing natin. Yung talino, yung skills, yung positibong ugali natin, yun ang kailangan lalong lumago, lalong i-develop natin. Dahil yun yung magla-last. Yun yung tatagal, yun yung magpapatatag sa atin. Hindi natin ikamamatay itong pandemya na to. Itong pinagdadaanan nating problema, it will not kill us. I'm sure, I'm 100% sure. Pero yung tatag ng loob natin na malampasan to, gawin natin na we keep upgrading ourselves, yung skills natin, yung talino natin, dagdagan natin, yung level of knowledge natin, we keep improving, we keep growing,
yun yung talagang tutulong sa atin para malampasan natin itong mga pinagdadaanan natin during this pandemic. All right. Thank you very much, Coach Dino. Meron kayong mga nakaschedule na conference po o mga seminars pa? Yes. Inimbitahan ko ang ating mga kababayan sa Inquirer Academy. Pwede nyo visit Instagram page nila, yung Facebook page nila. Sa November 22, 23, 24, Monday, Tuesday po yun, inimbitahan ko po kayo. Meron tayong seminar training, coaching skills for high productivity. So yung mga nagtatrabaho sa opisina, meron mga negosyo, yung mga nagpapatakbo ng mga kanilang kumpanya, inimbitahan ko po kayo na mga managers na sumali at matuto about coaching. Ito po yung pamamaraan, ito po yung leadership style of the future na talagang inaaral ng maraming government offices. Requirement po to sa performance evaluation nila every year. So kahit sa mga kumpanya, ito na yung ginagamit na pamamaraan para lalong maging magaling yung kanilang mga tao, maging productive, at ito yung leadership style na nagiging successful yung mga kumpanya. Dahil ito, hindi to utos ng utos. Hindi to nadadala sa pagdidikta-dikta. Ito yung pamamaraan na talagang nagiging magaling yung mga tao dahil sila mismo naniniwala sa ginagawa nila. Yun yung the best doon eh, no? Kung naniniwala sa ating ginagawa and lalo pat may hilig doon sa ating ginagawa, parang hindi tayo nagtatrabaho at all, hindi ba? Para kang ginagawa mo lang yung bagay na gusto mo, kumikita ka pa. Oo, parang laro-laro lang, cool na cool, ika nga, walang pressure. Okay, so thank you very much, Coach Dino. And November 22, 23, 24, tama po? November 23, 24, in 2 weeks. That's dalawang araw. Yes. Okay. Paano po makapag-register dyan? Sino-sino ba ang pwedeng dumalo dyan? Para sa mga managers, sa mga may-ari ng mga kumpanya, mga executives, mga supervisors, pwede po kayong pumunta sa inquireacademy.com at doon makakakuha kayo ng maraming detalye. Meron po rin silang Facebook page, Inquirer Academy. At hanapin niyo po yung coaching for high productivity seminar. Badilla OCW. Badilla OCW. Yeah.